Hello mga kalda, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko sa Maharlikang Filipino Awards. Minessage ako ng Maharlikang Filipino Awards last week, Tuesday, June 14, 2022. So ako, reply agad kasi nakaka-excite. Isang karangalan ang manominate sa ganitong event. Then, binigyan ako ng packages ni Miss Bolina. Ayan, ipa-flash ko dito kung mapapansin nyo. Is 25K yung pinakamababa and sa pinakamataas naman is 75K ang babayaran. Sinabi ko agad sa kanya yung totoo na di ko kaya, pasensya na po kayo. Sagot sa akin ni Miss Benilyn Bolina, okay lang daw kung magkano yung kaya ko para sa donation daw yun. Sagot ko agad, totoo po, kaya ko lang ibigay is 10K. Akala ko okay na kasi wala naman lang siyang sinabi sa akin iba. Sa sobrang saya at excitement na nararamdaman ko, hindi ko na naisip na 2 days na lang pala kasi June 17, 2022 na yung event. So, last minute na din kasi wala pa akong gown na gagamitin. Sobrang rush and sobrang haggard ko na nun. 2 days na pag-google ko para maayos lang yung gagamitin ko na gown. Pero, nagawan ko naman ang paraan para lang maka-attend. Ito na nga, dumating na yung araw ng awardees. Nakaka-excite, sobrang saya na kinakabahan. Hindi ko napapahabain pa. Pumunta pala ako sa wala. Kasi wala pala ako sa list ng mga awardees. Isipin niyo yun, halos patapos na. Wala, di pa din ako tinatawag hanggang nagtanong ako. At napilitan na silang paakyatin ako. Umakyat ako sa stage, yung trophy na inabot sa akin ay hindi pala sa akin. Natuklasan ko na lang nung pagbaba ko. Kasi nakaramdam na ako nung nasa stage ako, nagkakagulo sila, hindi nila alam yung gagawin. Kasi wala pala talaga ako sa list. Ito, papanood ko sa inyo yung video para mas maintindihan nyo. So, no trophy, no plaque. Sobrang sama ng loob ko kasi napahiya ako sa nangyari. Pero nilakasan ko yung loob ko kahit na naiiyak na ako at patulo na yung luha ko. Hanggang sa hindi ko napigilan na magtanong, bakit po ganun? Ang sagot lang nila sa akin, magpapagawa na lang daw. Kasi wala naman talaga ako sa list. At ito pa, minabasa pa akong message. Ito yung isa sa pinakamasakit din sa akin. Ayan, babasahin ko sa inyo at ipa-flash dito sa video para mas makita nyo rin. Itong convo na to ay galing to sa nag-nominate sa akin. Sabi ni Miss Benilyn Molina, nag-flash naman yung banner ni Nika on screen. We'll check her pictures. Hinga-hinga lang muna ako. We will deliver her plaque and trophy tomorrow. She must understand na hinabol lang natin siya. Miss Molina or Benilyn Molina, paano ko po maiintindihan kung wala naman pong nag-e-explain sa akin na hinabol nyo lang po pala ako? E di sana hindi na lang din po ako pumunta para hindi po ako napahiya ng ganun. Beyond cut off na siya. Tsaka I accepted her with minimal sponsorship because of you. Dahil daw dun sa nag-nominate sa akin. So kung para po pala sa inyo is minimal lang po yung 10K na binigay ko sa inyo, is para sa akin po hindi. Kasi sobrang halaga po para sa akin yung 10K. Grabe naman po pala kayo, Miss Benilyn Molina, sa pagsasalita ng minimal lang yung binigay ko na 10,000. So yung minimal na 10,000 po pala ay para sa inyo is pang-screen lang po pala ng mukha ko yun. So yun guys, ngayon nyo lang ako makikitang ganito, na ganito magsalita guys. Kasi yung naranasan ko sa Maharlika Filipino Award is ibang klase po talaga. Grabe. Ito pa guys, yung pangalawa sa masakit para sa akin yung sinabi niya. Ito, ipa-flash ko din ha. 10K lang yung binayad para pasakitin niya ulo ng lahat ng kinausap niya. So dito naiiyak ako guys talaga. Kasi sipin niyo yun, 10K lang daw yung binayad ko. So, kung 25K pala at meron akong pera na 75K is agad-agaran yung trophy at plaque is meron na pala ako nung gabi na yun. Pero
Kasi nga, 10K nga lang yung binigay ko eh. Di ba, Miss Benilyn Molina? Kaya ganun yung ginawa nyo sa akin. Doon sa mismong event nyo, naiyak talaga ako, guys. Kasi yung naramdaman ko doon, iba. Nung pagbaba ko, na nakita ko yung trophy na hindi pala sa akin. Yung stress na binigay nyo sa akin yung araw na yun, is iba. Hindi nyo rin kasi ako maintindihan eh kung ano yung nararamdaman ko. Tapos, eto pa guys, 3K ang trophy. Mahal lagi pinipili kong food, alam mo na yan. Diba last minute yan, hinabol ko lang dahil sa'yo. So, yung trophy pala ngayon na ina-award, na binibigay nyo para sa award is binibili nyo. Parang binayad ko yung 10K ko na yun para lang sa trophy. Diba guys, sobrang nakakasama ng loob kasi sobrang liit para sa kanya yung binigay ko na 10K. Sana man lang in-inform ako kasi para sa akin yung 10K sobrang halaga. At ang pinakamasakit pa is yung oras na nasayang para lang maka-attend ako sa event na yon. Yung effort ko na binigay ko, diba, masasabi ko lang at mapapayo ko lang po sa mga kukuha sa inyo para lang bigyan kayo ng award. Maging mapanuri kayo lalo na kapag usapan na ang pera. So, hanggang dito na lang guys yung vlog ko. Ayan, ang ma-share ko sa inyo sa naranasan ko sa event na yon. Ayan, maraming salamat. Love you guys.